Mga kaibigan, magandang umaga. Welcome to my channel, Godspeed TV. So, andito tayo ngayon sa Montikong Kusina. Ang gagawin natin ngayon, magbe-bake tayo ng tilapia. So, ito dalawang piraso. Naka-prepare na to. Galing sa ref, tinanggal ko to mga alas 4 ng maling araw kasi frozen na frozen. So, ito na, malambot na, ready na ito. Nalagyan ko na rin ng slice or nahiwaan ko na din kabilaan para doon natin ilagay ang asin at iba pang mga sangkap. So simple lang ito, saglit lang ito gagawin. So ugasan muna natin ng maayos para makasiguro tayo na malinis ang ating lulutuin. So ito na, patuloyin lang natin ng saglit para maalis yung mga tubig sa loob. Tapos lalagyan na natin ng asin at saka paminta. Pero bago pa dyan, ihanda muna natin ang ating oven. So nandito yung oven banda. Ibubuksan ko na at saksak na ito sa oven. So may extension ako dito. So dito ko lang ito sinasaksak. Tapos habang nagpe-prepare tayo dun sa ating lulutuin, painitin muna natin ito para pagsalang natin, okay na, mainit na siya. Hindi na didikit doon sa grill, sa loob. So ito na, lalagyan na natin ito ng asin. Meron na tayong asin dito. Pwede kayong gumamit ng asin na rock salts. Or pwede din kayo doon sa pinong asin, yung tinatawag nilang iodized salt. So kahit ano lang, kung anong meron sa inyo, pwede. So lalamasin lang natin itong dalawang piraso ng asin. Tapos lagyan din natin ng konting paminta. So kabilaan din ang paglagay ng asin at lalamasin lang ng dahan-dahan para magkaroon ito ng lasa. So ready na, kabilaan ko na nalagyan ng asin. So para hindi makalat yung kusina nyo, kada gamit nyo ng utensils like kutselyo, yung ginamit nyo pang hiwa, o kumuha man kayo ng asin sa isang lagayan, dapat ibalik nyo kaagad para hindi makalat yung kusina. So ang susunod natin, paminta. So sa lahat ng Ricados, paminta talagang hindi nawawala sa akin. So lahat ng niluluto ko, nilalagyan ko ng paminta. Kahit lugaw ito, tinola, sinigang, adobo, inihaw, nilalagyan ko ng paminta. Hindi nawawala ito. Kasi unang-una mabango at nakakapangalis ng lansa. So ito, bububuran din natin ng paminta. So kabilaan din. Abay na lang tayo natin na uminit yung oven para ready na. Ayan, nalagyan ko na ng paminta. Tulad ng sinasabi ko, ibalik ka agad pagkatapos kumuha ng mga Ricados o anumang bagay para hindi magkalat at hindi magtambak ang mga hugasin. Excuse me, nababahing ako dahil sa amoy ng paminta. Ito na, balik ko na. So pagkatapos, ito ready na to. Ang gagawin ko naman susunod, hugasan ko yung mga pinaglagyan ko ng isda para wala nang hugasin. Maayos ang kusina pag kaganon. Okay? So hugasan ko yung kutsilyo at ano pang nagagamit ko rito. Excuse me. Nasinghot ko yung paminta kaya medyo nababahing ako. So, pero okay lang yun. Hindi naman nakakasama sa katawan yung paminta. Ito na, kaputayin ko lang ito dito sa tabi bago ko iligpit. So, yung kutsilyo, ilalagay ko na rin dito sa pinagkuhanan ko. Tapos
maya-maya sasala na natin yan. Okay? So, tapusin ko lang ito dito. So, ganun lang mga kaibigan. Simpleng pagluto lang. So, nasa inyo na yun kung saan kayo, saan yung mas gusto nyo. Ako kasi ayaw ko na ng maraming mantika kasi tumatanda na tayo at saka hindi na yun maganda sa katawan. Ingat-ingat din para sa ating kidney. Kasi pag nabalutan nyo ng mantika, ay tayo din ang mahihirapan. So, ito na. Tingin ko mainit na ito. Isasalang na natin dito yung dalawang tilapia. So, ito na yun. Nalagyan ko na ng asin, paminta, at saka tingin ko ready na at naimit na rin yung oven. So, ilalagay lang natin ito. Usually, sinisip ko yung oven sa 200 degrees Celsius ang temperature. Kasi sa ilalim kasi, meron lang sinahod kaya yung init sa ilalim, hindi masyado umaabot sa, hindi siya masyado exposed yung tilapia sa init dito sa baba, sa taas lang. So, sinit ko siya ng 200 degrees. So, kabilaan yung apoy, baba at taas. At isip ko siya na isang oras. Ito na mga kaibigan, isasalan ko na. At babalikan natin to mga 30 minutes. Para naman ating balik pa rin. So, ito na. Salang yan. At sa hugasan ko na itong ginamit ko para matapos na. Okay, so pagkatapos ito, pagkatapos mo maghanda ng lulutuin mo, pag ginagawa mong, pag nililinis at binabalik mo ang mga kagamitan, so wala na. Nasalang mo na, nalinis na yung kusina, wala ka nang gagawin, kundi maghintay na lang na maluto ang iyong sinalang. So hanggang doon na lang mga kaibigan, at kita-kita tayo sa sunod kong vlog. Maraming salamat. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kayong mahiyang mag-subscribe at i-press ang bell para sa sunod kong video. Okay, hanggang doon lang po. Bye-bye. Thank you for watching.